This is my very first live interview ever sa Radyo Aguila ng Net25. Si Anthony Abastilla, isang content creator. Ay to, taga Baguio. Baguio? Oh, how cold is Baguio? Taga Baguio, ito si Ange, magandang hapon sa'yo. Hello, Ange. Hi, Ant. Anthony. Grabe, kinakabahan talaga ako dito, promise. Hindi ko na alam yung kung ano yung sinasabi ko dyan. Basta ganun lang ng ganun, carry na. Kinakabahan ako ng konti or excited ba? So time check, it is 9:50 in the morning. Tapos 3 hours from now, magkakaroon ako ng first ever live interview. Kaya nararamdaman mo yung parang kuryente dito mo. Kasi ganito yung nararamdaman ko kapag excited or ninenervyos. O, diba? May nag-message sa akin na napili na ako for an interview, live interview sa programa nila. And nagpakilala siya bilang isang staff sa Net25. Pero syempre, yung instinct ko, baka naman scam to o kaya nagpapanggap na naman. Ayan. So, chinek ko naman is legit and kinonfirm ko sa kanya, legit talaga. So, ayun na nga, binigyan ako ng briefing. Tapos, ang topic is since from Baguio ako or Benguet, ayan, yun ang mga i-discuss na topics. Kaya tignan natin sa interview. After na nag-confirm ang kaming dalawa, na-confirm ko na legit, and na-confirm niya na ako nga talaga yung story of Anthony, ayun nga, nag-set na kami ng date and time. So, June 21, 2023 at 1 p.m. So, inabangan ko yon, tapos binigyan niya ako ng pointers to consider na baka pwedeng itanong sa akin. Tapos, ang sinabi niya sa akin is, 5 possible places to visit in Baguio City during rainy days. And after that, vinisit ko yung ang kapitbahay na programa ng Radyo Aguila sa Net25, which is doon sa kanilang Facebook page. So, chinek ko yon and okay. Nagkaroon na ako ng idea kung anong mangyayari sa interview. 30 minutes na lang, so kain muna tayo ng ice cream bago ako mag-prepare for the interview. Nakaayos na ako and I am now ready. So, hinihintay ko lang yung oras. And then, pwede na ako mag-start. At ito na nga, ang interview portion. So, yung makikita nyo dito, yung actual na interview and yung isang video ko na nagsasalita. So, ang unang question sa akin ay, tinanong sa akin kung ano yung reasons bakit ako naging content creator. So, nabanggit ko naman na sineshare ko yung thoughts ko, yung ideas ko, yung mga ganap ko sa buhay, yung mga nire-review ko. Ayun. Kaya, parang naging routine ko na sa buhay. Tapos, ina-upload ko na lang sa mga social media accounts ko. Yung second na question is, ano yung mga bucket list na pupuntahan ko around the Philippines only? And ang sabi ko, since nasa Cordillera lang ako at nearby places lang ako pumunta, maybe perhaps sa Bohol, sa Siargao, tapos sa Bicol. Di ba? Kasi parang kakaiba din napuntahan yung mga place na to. And then yung next question is, bakit maganda or masarap puntahan ang Baguio City kapag umuulan? So, syempre, sabi ko, kapag broken-hearted ka, kahit saan dito sa Baguio, pwede mong puntahan kasi yung weather, yung climate, tsaka yung temperature, doon pa lang, magkakaroon ka na ng peace of mind. So, I hope nasagot ko yung tanong na yon, and feeling ko hindi ako kontento kasi nag-feedback yung bosses. It's very challenging na i-expound ko pa yung mga answer kasi nag-feedback yung bosses ko. Kaya, nag-idol-idol ako, no? May mga times na nag-idol ako. Tapos, ang next question is tungkol na sa pagkain. So, nabanggit ko about sa pinikpikan. And, in-explain ko yung difference niya sa tinolang manok na pinipikpik dahil parang kinaugalihan ng Cordillera na it is a part ng pag-aalay, especially kapag may special occasions such as birthday,
may namatayan, yung mga ganun, mga special events or blessings sa pabahay. Yon. Kaya, habang ina-explain ko, nagfe-feedback ulit yung boses ko, kaya hindi ko masyadong na-explain yung gusto kong sabihin, no? So, that's the challenge pala kapag live interview. So, yun, na-discover ko na yun pala ang challenge kapag ini-interview ka, no? Naglalaban yung boses mong dalawa, yung narinig mong boses mo, tsaka yung boses mo na nagsasalita. So, yun lang naman yung challenge na na-encounter ko. Pero so far, trinit nila ako ng maayos, and I am very thankful for that. A few moments later. Ito na ang ating reaction. So, iba talaga pag ni-interview ka na. Kasi, grabe yung nervyoso kanina. Hindi mo alam kung ano yung mga itatanong talaga sa'yo. Tapos, live audience siya. And hindi ko alam kung ano yung mga nasa comment section. Tapos, hindi ko talaga alam kung ano yung mga laman doon. Pero, Kebs, for me, na-feel ko doon na hindi nila pinaramdam sa akin na another ako, na outcast. Parang trinato nila ako na special guest talaga. Na-feel ko na kapatid talaga yung turing sa akin doon. It's because wala akong naramdaman na intimidation. Hindi ako natakot, yung mga ganon. Hindi sila nagparay sa akin. Mababait sila. Approachable, and syempre naman very controlled din yung aking galaw or sasabihin, kasi syempre live audience, meron at meron ka talagang hindi may iwasan na magkakaroon ng negative comments, o diba? Pagdating naman sa questions na sinabi sa akin, expect ko daw na expect daw na mga tourist spots ang itatanong sa akin. In which, yes, pero since yung kasama ni Ma'am Julie ay more on food, so parang naging food na yung topic namin. Kaya nabanggit ko yung pinaka-famous na pagkain na Cordillera na delicacy, which is pinikpikan na perfect na perfect para sa tag-ulan. So, yun yung parang, ang difference kasi ng pinikpikan tsaka ng tinolang manok is may process na pinipikpik yung manok bago, same din yung process sa tinolang manok. Ayun, yun yung diniscuss namin doon sa live interview sa akin. Ang i-anticipate ko na lang, if ever meron ulit akong interview, is yung feedback ng voice. Hindi ko yun ina-expect na may ganito pala siyang challenge. Kapag nagsasalita ka, late pa lang nagfi-feedback dun sa parang sa TV tsaka sa live, kaya parang nagbabanggaan yung boses mo tsaka yung boses mo doon sa doon sa TV. Ayan. So next time i-ask ko na lang doon sa mga staff, if ever, na kung ano yung dapat na gawin para maiwasan yung mga voice feedbacks kapag may mga live interview. Kaya I would like to say thank you na kinonsider nyo ako as one of your special guests sa Kapitbahay program ng Net25. Kaya it's an honor para sa akin na to be a part of your program, na this will be a learning experience din for me and unforgettable moment. Okay, so thank you and have a wonderful day.